Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. Ngayon, for today's episode, I'll share with you my views and opinions about the Crayola 24 watercolor set. So, itong watercolor set na to, natuwa lang ako sa kanya kasi parang mga nasa 300 something lang yung presyo, tas 24 colors na siya. And yung pans niya, kung mapapansin nyo, halos kasing laki siya ng prang. And buhas ng prang actually. Pero the difference is, yung packaging niya, gawa siya sa blister pack. And diba usually, yung blister pack, yun lang yung packaging nung product. Tapos kapag nabuksan mo na, nakuha mo na yung product, itatapon mo na yung blister pack. Sobrang unique lang tong Crayola watercolor set na to. Kasi yung lalagyan niya or yung casing niya is yung mismong blister pack. So it doubles as packaging material, tsaka yung mismong casing niya. At ito pala, usapang free brush naman tayo. So I very much appreciate that Crayola has put in a free brush along with a watercolor set. Kaso nga lang kung titingnan nyo, sobrang sabog yung bristles niya and it goes in different directions. Tapos yung ibang bristle niya or yung hair niya natatanggal na. So, sana either hindi na lang sila naglagay ng brush or they've placed something na mas magagamit kasi nasasayangan ako. Okay, so in terms naman dun sa palettes, meron siyang tatlong palette. So itong hawak ko ngayon, ang tawag ko dito is the warm palette kasi kung titingnan nyo, halos puro warm colors yung kasama sa palette na to. And I think it's also another unique feature ng Crayola watercolor set na to is natatanggal or removable yung mga palettes niya. So pag naubos mo yung isang palette, pwede mong palitan. Okay, so ito namang second palette is cool tone palettes. So yung papansin nyo, mas cooler yung mga shades or tones na nandito sa set na to. Okay, so we are down to our last palette. Ito yung isa sa pinaka-favorite kong palette sa set na to is yung pastel palettes. Kasi you don't get to see a pastel palette sa isang or normal watercolor sets. So I very much appreciate din for Crayola na naglagay sila ng set na ganito. Alright, so now we are ready to swatch. Yan yung ating swatch sheet. At uunahin natin yung first palette, which kanina nga sabi ko, I call it the warm palette. And yung unang napansin ko rito is, this was supposed to be black. So, parang ang weird lang kasi hindi siya as in black na black. Pero I guess, meron tong mapapagamitan and it will be good for mixing with other colors since hindi siya yung sobrang black na black. And yung isa pang na-observe ko rito sa mga colors nung Crayola is hindi siya ganun ka-saturated. Ano ba papansin nyo? Talagang totally transparent siya eh. Minsan parang parang bitin yung kulay niya. Kasi nga nasanay ako na sobrang saturated yung paints or yung colors kapag ginamit ko na siya. Pero kakaiba yung characteristics nitong Crayola watercolors. Ang unang napansin ko is, although, di ba sabi ko nga, kamukha siya ng prang, yung shape niya oval, pero hindi siya semi-moist tulad ng prang. Di ba yung prang, pang hinawakan mo, didikit siya sa daliri mo eh, kasi nga semi-moist siya. Pero itong Crayola, pag tuyo siya, tuyo talaga siya, talagang smooth yung surface pag natuyo. And yung isa pang napansin ko rito, iba yung consistency ng paint niya. Hindi rin siya yung the usual ones. Pag nag-start ka nga mag-paint, diba usually babasain mo yung palette. Para siyang water resistant. Hindi ko alam kung paano ko siya madidescribe. Basta para siyang water resistant. It would first parang repel the water. Pero maya-maya kapag matagal na yung tubig dun sa surface ng palette, yun, nag-reactivate na yung paints. Tapos, iba yung consistency ng paint. It's smooth, it's creamier than usual watercolors.
Basta, eBay. Pag the only way na malalaman yung ibig kong sabihin is once you also use the Crayola watercolors. Another thing na napansin ko with this Crayola watercolor set is, do you notice na kapag nagwa-watercolor kayo, di ba pag nag-paint ka, parang saturated yung kulay, vibrant, tapos pag nag-start nang matuyo yung watercolor, mas nagiging dull yung kulay, nababawasan yung vibrancy niya. Yun yung usual kong experience sa mga watercolors, pero yun yung kakaiba naman with this Crayola watercolor set is hindi nababawasan yung vibrancy niya. Kung ano yung kulay niya, nung nilagay mo siya sa paper, kapag natuyo siya, it stays the same. And para sa akin nga, parang mas naging brighter pa siya, parang mas naging vibrant pa siya nung natuyo. So, ang weird talaga, as in, kakaiba talaga tong watercolors na to. Nag-research na rin pala ako about this watercolor set kasi syempre gusto kong malaman what others think, so nanood din ako ng reviews ng iba, and most of them actually nagreklamo sila about the type of colors na meron to. Masyado to bright, masyadong vibrant, masyadong candy colors, ika nga, yun yung tawag nila dun or yung term na ginamit nila dun. Para sa akin, okay siya eh. Kasi yung vibrancy na ganito katingkad na kulay, hindi mo siya makukuha by mixing with other colors. Pero pag mas gusto mo yung natural colors, pag gusto mo yung mas muted colors, madali lang gumawa nun eh. You can mix it with another color or you can mix black or white with it. Which is meron siya, yung black niya. Kaya siguro ang ginawa nila sa black is hindi ganun ka-saturated para kapag hinalo mo siya with other colors, sakto lang siya na parang magiging shading yung kulay. Di ba pag minsan gusto mo yung red, lalagyan mo ng shading, hahalo mo ng konting black. Well, this would be perfect kasi mas mahirap magkamali dahil hindi ganun ka-saturated yung black niya. Ganito nga yung case na masyadong vibrant or masyadong candy colors yung meron yung palette na to. I think it will depend on your preferences or sa type ng artwork na ginagawa mo. So kung mahilig kang gumawa ng pop art, ganun, or mahilig ka sa cartoon illustration, you know, the type of cartoons, like for example, sa Cartoon Network. Yun, sobrang bright and vibrant ng mga color palettes na ginagamit nila dun. And especially kung mahilig kayo sa type ng illustration na ano ba tong cartoon na to, yung Bee and Puppy Cat, yun yung color palette na ginamit nila dun, perfect na perfect tong Crayola watercolor set na to. Ayan, and we have reached the very last color ng 24 color watercolor set ng Crayola na to. And nag-enjoy ako actually sa pag-swatch ng mga kulay niya. And nakikita niyo naman, even after matuyo na ng paint, sobrang vibrant pa rin yung mga kulay niya. And I think it's very much value for your money for around 300 pesos. And you have 24 vibrant bright colors. So now guys, I'm gonna leave you with this artwork. And again, thank you so much for hanging out with me. Lagi kong appreciated whenever you leave comments as well. Yan, gustong-gusto kong binabase yung mga comments nyo. So huwag nyo nakakalimutan ha. Just let me know anything under the sun. You all have a great day and take care. Please enjoy.